bago po natin pakawalan si Darling, gusto ko lang, kasi marami akong mga kaibigan nagsasabi, hindi pinadama lang yan. Talagang alam naman niya eh kung anong nangyayari dyan. Eh, matagal na yan, siguro nagdi-deal, ngayon lang nahuli. Once and for all, Darling, ano bang kwento diyan? Bakit hindi man lang siya umalma na nabigat yung bag niya eh? Opo, para sa kaalaman po ng lahat, ito po ay totoong istorya at sa akin po kasi siya nakakatawag noong mga time na yun. Nung nirecruit po yung kapatid ko, pinangakuan na bilang katulong sa ibang bansa ni Maria Cristina Serio. At pagdating po nila ng Malaysia, ang sabi daw po ni Maria Cristina Serio ay, Mary Jane, may nakuha na nakatulong yung employer mo. Pero huwag kang mag-alala dahil marami akong kaibigan, hihahanap kita ng bagong trabaho. At pinadama po niya yung kapatid ko, kaya po namin nasabi ito ay sinabihan po niya yung kapatid ko na mag-stay tayo ng 3 days sa hotel hanggat hinihintay yung bago mong trabaho. Adi, nag-stay po sila. Sa ang pag-aayon po sa kapatid ko, mayroon daw pong pinakilala si Maria Cristina kay Mary Jane na isang maitim daw pong tao at isang maputi. At ang pagkakaalam po niya, yung isa po dun ay boyfriend ni Maria Cristina. Noong pong araw na yon, inilibot daw po nila nilang tatlo si Mary Jane sa mall. At ipinag-shopping daw po ng mga gandang damit, ang mamahal na damit. Alam niyo po, tandang-tanda ko yung araw na yon, nakatawag pa po yung kapatid ko sa akin. Alam niyo po ba yung saya? Sa boses niya, naramdaman ko. Sabi po niya, tuwa siya. Opo, sobrang saya po niya. Sabi niya, ate, ang babait nila. Alam mo bang ibinili na nila ako ng mga gandang damit, ang mamahal. Tapos binigyan pa nila ako ng $500 na yung pakiramdam niya, sobrang ang saya-saya ko, ate. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito na hindi namin alam pareho, na ako rin natutuwa din ako para sa kanya. Hindi namin alam na pareho na ito na pala yung daan. Ito na pala yung magiging daan ng nangyayari sa kanya ngayon. Ito nga po, nung huling gabi po na ikwento po ito sa akin ng kapatid ko, itong nangyari sa tungkol sa bag, nung pong nahuli na siya, nakakulong na siya, nakatawag po siya sa akin. Ang sabi po niya sa akin, ate, nung huling gabi namin sa hotel, dahil marami na nga akong damit, binigyan ako ni Maria Cristina ng bag na galing daw po ito dun sa lalaking maitim na sinasabi niya. Anong binigay po sa kanya yung maleta na yun ay, ang sabi daw niya ay, mabigat. Mabigat. Opo. Ngayon po, kahit po ganong mabigat, kinalkal po niya yun sa loob ng kwarto, tinignan daw po niya hanggang kabulo sa bulsahan, lahat, wala pong laman. Pero bakit ang bigat? Kahit ganun po, pinuntahan po niya uli si Maria Cristina sa kwarto ni Maria Cristina at sinabi daw po niya na, ate, bakit ang bigat-bigat ng bag? Ang sinagot daw po ni Maria Cristina ay, talagang ganyan ang pagbago. Bag dito sa may Malaysia, pagbago ay mabigat. Kaya po dahil sa yung kapatid ko ay wala naman po talagang alam at first time niya dun sa lugar na yun, nagtiwala siya dahil una kinalkal naman po niya yung bag, kaya nilagay na lang po niya yung gamit niya. Yun na po, tapos sabi po sa kanya, o gumaya ka na, okay na, bukas ang trabaho mo, pupunta ka ng Indonesia at doon sasalubuin ka ng mga kaibigan ko para ihatid sa employer mo. At yun na po yun, nung umalis na po yung kapatid ko, ang isa pa pong pinagtataka ng kapatid ko ay, bakit po yung nandun na po siya sa may airport ng Malaysia, bakit po may kumuha ng bag niya na ignited, na hindi po niya alam kung paano nangyari, basta may dinaanan daw pong iba na hindi naman po siya makapagsalita, na hindi niya matanong na bakit sa inyo dadalhin yung bag ko, kasi hindi po siya, may contact sila doon sa Malaysia, kaya nakalusot talaga. Ganun po yung intindi namin, kasi po yung kapatid ko hindi marunong mag-English, kaya nung kinuha yung bag, parang tahimik na lang siya ganyan. Tapos nung pagdaan daw pong ganun, binigay na sa kanya yung bag, itataka daw po siya, bakit ganun? Ba't ganun yung ginawa? Kaya lang, yun lang hindi namin maintindihan kung bakit hindi siya nakaramdam. Hindi siya nakaramdam ng kakaiba. Basta yun lang po, nagtataka siya, bakit kinakailangan kunin sa kanya yung bag? Yun na po, pagdating po ng airport ng Indonesia, nung tumunog-tunog po, tapos inilabas na raw po lahat ng gamit niya, wala daw pong nakita. Ayun, sinabi niya nung pulis daw po, nagdesisyon na lalaslasin na namin. Siguro ipinaliwanag sa kanya kung paano gagawin, baka ika-cut ganun po. Nung ikinat po, tumambad na po yung cocaine. Yung heroin po. Heroin. Na hindi pa raw po nakakibo yung kapatid ko. Sabi niya sa isip-isip daw po niya, ano 'yun? Kasi daw kasi po, hindi po niya alam. Kasi po kulay brown, kahit ako po hindi ko po alam yung heroin eh. Ang alam ko po kasi yung droga ay puti. Yun lang po ang alam ko, pero hindi ko po alam na may mga kulay-kulay po pala. Kaya nung nakita daw po niya, iniisip niya, ano kaya 'yun? Kaya nung sinabi daw po nung pulis na ito ay klase ng droga, doon na raw po siya umiyak. Wala na po siyang nasabi kundi umiyak. Hindi, napagtagpi-tagpi na siguro niya. Opo. Ang mga insidente, bagus kaya mabait sa kanya, binigyan siya ng 500, mabigat yung bag, yun na yun. Opo, at saka bakit po kinakailangan na bago umalis yung kapatid ko ay binilinan po ni Maria Cristina Serio si Mary Jane na huwag kang magdadala ng maraming damit dahil marami akong kaibigan, mababait sila, marami magbibigay sa'yo ng damit. Ibig pong sabihin talaga pong kung iisipin natin ay planado po talaga ni Maria Cristina. Planado po talaga niya ito na yung kapatid ko naman ay walang kinalaman. Kumbaga po, nagpaplano siya
siya na siguro pagka nakalusot to, big time tayo sa sarili niya. Pero yung kapatid ko walang kamalay-malay na may laman po palang heroin. Parang nagamit, mag- ano? Hindi, ginamit po muna, siya. Kasi na-interview ni Jasmine si, ano eh, in fairness naman po kay, ang pangalan ni Ray, Mara Cristina. Maria Cristina. Mara Cristina. Na-interview ni Jasmine Romero yun eh. Ang sabi niya, parang sa pagkaulin ni Grace, na bigla na lang daw nawala sa hotel si Mary Jane, tapos nasa airport na, tumawag ate, nandito na ako sa airport, papunta na ako Indonesia, ganun sabi, di ba? Sinungaling po si Maria Cristina kasi una po, ang salita niya ay pagdating daw po sa Malaysia, kung kanina nino na nakikipagtagpo yung kapatid ko, yun po ang salita niya, at sa gabi daw po, nawawala yung kapatid ko, nakikipagtagpo yung kanina nino. Yun pa lang po, napakahirap ng paniwalaan. Una, hindi po, alam niya na hindi marunong magsalita ng English ang kapatid ko, kaya nga po, nung naglitis na, sa unang litis niya, ay hindi po siya nakasalita sagot ng maayos dahil wala po talaga siyang alam sa Ingles. Doon pa lang po, kung may isip kang tao ka, maiintindihan mo na bakit makikipagkita kung saan-saan ang kapatid ko, eh doon puro foreigner. Hindi po marunong magtagalog. Doon pa lang po, maiisip mo na talagang si Cristina Serio ay nagsisinungaling. Bali, pinapalinis po niya yung sarili niya, parang gumagawa siya ng paraan para maging manatili siyang naghugas kamay. Opo, hugas kamay, ganyan. Pero talaga pong yun ay sa kanya.